Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga. Nag-iimbestiga na nga itong ang si Zoe at itong ang si Moira kung sino nga ba talaga ang babae nito ng kanyang daddy na si Dr. Tanyag. Subalit wala nga silang kaalam-alam na nakikita at nakakasama nga mismo nila ang anak at ang naging babae nga nito ni Dr. Tanyag. Ito nga itong si Annaline at itong ang si Lynette. Ngunit ito namang si Moira ay kinausap nga itong ang si Lynette. Sinabi niya na hahanapin niya nga daw itong ang si Tisay. At kapag nahanap niya nga daw itong ang si Tisay ay sisirain niya nga ang buhay nga nito. Samantalang hindi naman matanggap nito ni Lynette ang matinding galit nga nito ni Moira. Ngunit hindi rin naman niya maiaalis dito nga kay Moira na magalit dahil nga sa nararamdaman nga nito na galit dito nga kay Dr. Tanyag at sa pagka-file nga nito ng annulment. Ngunit ito nga si Lynette ay talaga namang linalayuan niya na nga ito nga si Dr. Tanyag upang maiwasan nga ang matinding gulo na mangyayari kapag nalaman nga nito ni Moira at nito ni Zoe na si Annaline ang anak nito ni Dr. Tanyag at ito namang si Lynette ang naging babae niya at ang ngayong minamahal nga nito ni Dr. Tanyag. Nagtungo nga ito nga si Dr. Tanyag dito nga sa bahay nito ni Lynette upang kausapin nga ito nga si Lynette. Tila ba parang sinusuyo nga nito ni Dr. Tanyag ito nga si Lynette. Ngunit ito nga si Lynette ay tila lumalayo dahil nga ayaw niya na magkagulo nga sila. Sinabi nga nito ni Dr. Tanyag, tinanong niya dito nga kay Lynette kung alam na nga ba ni Annaline na siya ang tunay na ama. Sinabi naman nito ni Lynette na ang usapan nga daw nila ay hinding-hindi malalaman nito ni Annaline at ng iba pa na siya ang tunay na ama nito ni Annaline. Ano nga ba ang gagawin nito ni Annaline lalo pat pinaglalapit niya ang loob ng kanyang mga magulang? Yan ang mga dapat nating pakaabangan. Ito lang sa Abot Kamay na Pangarap.